Kumusta, Katie Zins? Isang araw na puno ng matamis at masarap na kwentuhan ang ihahatid sa atin ni RK Raymond. Kaya tumutok na sa kwento ng ating featured Katie Zin of the Week. What's up there, Katie Zin? Dahil cheat day ko ngayon, parang masarap kumain ng masarap na dessert, gaya na lang ng cake. At balita ko, ang makakasama natin today ay isang magaling na pastry chef, kaya kilalanin na natin siya. Hello, Kuya Joe! Welcome! Tuloy tayo! Wow! Ayan ang bahay mo, Kuya Jan. Ayan, so Kuya Jan, salamat at pinapasok mo kami sa bahay. Kwentuhan mo naman kami, kailan ka dumating ng Kuwait? Wow, 22 years ago. That okay. Was 1996. 1996? Yes. So nandito ka na pala, grabe, yeah. No? Ayan. So bakit ano yung mga nag-udyok sa'yo kung bakit pumunta dito ng Kuwait? Actually, wala akong plano kasi mag-abroad noon. Parang coincidence, ang nangyari kasi, may nagpunta doon sa company namin na pinagtatrabaho ko before na manager ng isang bakery dito sa Kuwait. Ang purpose niya is hanapin yung taong kakilala niya before doon na ang pangalan ay Johnny. Ah. Oo, ang pangalan ko dyan lang. Sabi niya, baka gusto mong magtrabaho doon. Manok agad si isip ko na, wala akong plano, pero parang ba't bigla may ganito? Parang call sa'yo yun. Oo. Okay, try ko. So nung pumunta ka dito ng Kuwait, ano yung una mong trabaho? Cake decorator na talaga. Ano yung mga naging struggles mo nung unang dating mo dito sa Kuwait? Oh, mahirap. Kasi dumating kami dito, 1996, January. Nagulat ako, parang biglang kinurot yung balat ko ng lamig. Grabe. Ah, so winter ka nung dumating. Winter, dito. January yun. Okay. Oo. So ano yung mga career mo dati sa Pilipinas na naiwan mo? Medyo kumakanta-kanta na tayo doon sa Pilipinas noon. Pero hindi ko napapatulan kasi medyo bata tayo nakapag-asawa. Doon ako napunta sa pag-de-decor ng cake, sa art ng cake. Sino naman po yung mga naiwan mo sa Pilipinas? Asawa ko, anak ko. Paano mo ba napapanatili yung band nyo sa pamilya mo kahit alam naman nating milya-milya kayong magkakalayo? Naranasan ko yung gagawa ka ng sulat. Mag-iipit ka ng, yes, mag-iipit ka ng mga hard copies na picture. Punta ka ng Kuwait City, hulog mo sa post office. Mag-aantay sila ng 1 week, 2 weeks bago nila matanggap yun. Yun yung communication pa dati. Mahal noon ang pagtawag sa Pilipinas. Pero ngayon na parang nasa digital days. So ano yung mga normal na ginagawa yung band pa rin? Video call kami. Ganun lagi. Parang magkasama lang kami everyday. Ano rin naman po yung mga pinagkakaabalahan mo? Andiyang nagtuturo ako ng culinary. May mga gig na mga dumadating. Balita ko, tumatanggap ka rin ng mga orders. Parang nag-shift lang yung hilig ko sa mga art. Doon sa food industry, which is art din naman, dati nagdi-design lang ako, ngayon nagkaroon na lang ng obsession sa baking. Ano po yung mga aral na pwede mong ibigay sa mga kababayan nating bagong dating pa lang dito sa Kuwait? Hindi mo kailangan umasa isang basket of egg lang eh. So kailangan marami kang basket of eggs. Kailangan pag may pangarap ka, kailangan tutukan mo, and then tiyaga, kailangan strong, kailangan positive ka lagi. Ano man yung masalubong mong pagsubok sa buhay, kailangan positive ka lang lagi. Dreamer din ako, kasi parang hindi ako tumitigil doon sa isang ginagawa ko lang. Para ba magkakasakit ako pag naka-stay ako sa bahay? Talaga namang nakaka-inspired ang kwento ni Kuya Jan sa atin, mga Katizens. So ngayon, Kuya Jan, nabanggit mo na isa kang pastry chef. Yes. I hope makita namin yan. Pwede ka lang dalhin sa workplace ko. Para naman, nakita ko tayo kung paano pagawa ng cake. Ayan, so Katizens, isasama tayo ngayon ni Kuya Jan sa kanyang workplace. Tara! Excited din ba kayo sa cake creations ni John? Abangan yan bukas kasama pa rin si RK Raymond. Dito lang yan sa K-World! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld.